Hey, what's up? Welcome to News Monkey Collections. So for today's video, we have a new seller review. At yung ating seller na i-review is si Mugiwara Toy Shop PH. Okay, yung shop nila is located at San Mateo, Rizal. And then yung ating anime figure na i-review is si Don Quixote Doflamingo Portrait of Pirates Deluxe. Okay, so yan yung nasa harapan natin, Portrait of Pirates Don Quixote Doflamingo. Okay, so sabihin ko lang, no, regarding dito sa ating anime figure, kinuman natin to sa payment arrangement. Yung payment arrangement, ang ibig sabihin nun, babayaran mo yung ating figure in partial terms. So, pwede siyang sa isang buwan, pwede siyang 15 and 30, depende yan sa magiging arrangement nyo nung ating seller. So, ito naman is kinuha natin in 1 month, 2 gifts. Yan. So, sinabi ko lang yan, no? So, may mga ibang seller na nagpapa-terms sa ating mga anime figures para dun sa mga hindi kayang bilhin agad yung ating anime figure pero gustong-gusto nila yung anime figures, ang mangyayari niyan, parang i-reserve natin yung ating anime figure. At si Mugiwara Toy Shop, isa siya sa mga nagpapa-terms ng mga payments. Okay. So, balik tayo, no? Regarding naman dun sa ating anime figure, syempre, i-grade natin si seller base sa ating tatlong condition or tatlong categories. Yan ay condition, sa issues, at pricing. Okay, so yung condition ng ating anime figure ay declared siya as loose. Tapos yung kanyang issues, sinabi naman na meron siyang yan, meron siyang gasgas dito. Paint chip sa tuhod, sinabi niya yan. And then yung kanyang base is customized. Or hindi na to yung actual na itsura ng base niya, no? Kinustom na to, kinulayan na ng ibang kulay. And then, bukod doon, sinabi rin naman yan na itong ating anime figure is nakaglue na sa ating base. Yan, and bukod doon, wala na, no? So, titingnan natin si Don Quixote Doflamingo. Yan yung kanyang mukha. Yan, so ito yung kamay. Medyo mabigat to, no? Mabigat yung kanyang kit. Ito yung kanyang likuran. So, medyo madumi ng konti, pero okay lang yan. At saka isa pa, regarding dito sa ating anime figure, bali ang ating mode of delivery is via lash. Ay, via tok-tok, no? And then, dito nilagay ni ating seller yung kanyang figure. Yan, kung mapapansin nyo, paper bag ito, tapos nakabalot yung ating item sa bubble wrap. And bukod doon, hindi ito nakasealed. Hindi ito selyado. Ngayon, may nangyari. Dapat si Don Quixote Doflamingo ay loose with 2 alternative head. Ngayon, yung binuksan ko yung ating anime figure, since hindi na siya nakasealed, chinek ko siya. Nung chinek ko, wala yung alternative na head ni anime figure or ni Doffy. Nakausap na natin si seller regarding doon and sabi niya, nilagay daw niya yung ating alternative head dun sa paper bag. Yan, katulad ng sinabi ko, yung paper bag is hindi siya sealed. So, hindi secured yung ating anime figure. Maraming pwedeng mangyari, no? Pwedeng mahulog yung ating accessories habang bumabiyahe si Tok Tok Rider. Ngayon, nakausap ko rin si Tok Tok Rider. Tinext ko siya. Ang sabi niya, nung pagka-deliver, no, ang sabi niya, wala daw siyang nakuha na alternative head or na nakabalot sa bubble wrap na ulo or something dun sa kanyang top box. Ngayon, sinabi ko kay Rider na if ever na makita niya, ibalik lang niya sa akin, bibigyan ko siya ng
ako na yung bahala sa kanya, no? So parang ang mangyayari, magiging double delivery ang mangyayari. Then kinabukasan, good news naman, si seller, hinahanap niya yung ating anime figure na alternative head, hindi niya makita sa kanila. Pero ang good news, si Ryder nag-message sa atin na yung alternative head ay na-deliver doon sa isang nagpasabay na sa shipment. Yung isang customer niya nagpasabay sa shipment, nakasabay ni Doffy sa shipment. Yan, so ang nangyari, tinawagan niya, kinonfirm niya kung nandun yung ating ito, accessories, yung alternative head. And then buti naman, yung customer ay sinabi na nandun nga at ibinalik ito doon sa ating tok-tok rider. Yan, no? So, dapat magiging aral sa atin to sa mga sellers, no? Dapat na pagka magpapadala kayo ng figure, sana isild man lang ninyo, no? Para less hassle on both parties. Kapag nakasild dyan, walang problema, no? Wala tayong ibang sisisihin. Hindi natin masisisi si rider, hindi rin natin masisisi si seller. At isa pa, maganda sana kung magpo-provide kayo ng picture nung item na ipinapadala nyo. Meron tayong mga sellers na nakuhaan ng ganyan, no? Katulad ni Enzo Toy Shop. Yan, so nagpapadala sila mga pictures, pinipicture nila yung mga items or included dun sa items na ipapadala nila. Pati packaging para makikita natin kung ano ba yung makatanggap natin. Yan, so lesson yan sa ating lahat, sa sellers and then sa mga bumibili ng mga anime figures. Okay, going back sa ating anime figure, yung ating anime figure, Don Quixote Doflamingo. Yun lang naman, no? Wala tayong nakita ng ibang issues bukod dun sa kanyang dineclared. So, sa condition, sinabi ni ating seller na loose, nakuha natin siya ng loose. Tama naman. And then, sa issues, wala na tayong nakita na ibang issues, na buti na retrieve natin yung dalawang alternative na ulo. So ang gagawin natin diyan, i-check mark natin yan syempre. At sa pricing, dapat magkakaroon kami ng partial refund para diyan, kasi nga naman nawala yung ulo, yung alternative head. Pero since na nakuha natin, na retrieve natin yung ulo, so, wala na tayong magiging problema doon. At sa tingin ko naman, mababa lang natin nakuha yung ating anime figure. Kaya, i-check mark natin. Yan. Yan. So, congratulations, Mugiwara Toy Shop. At buti na lang, na-retrieve natin yung alternative head doon sa rider. Siguro kung sinabi ko na kailangan niya ibalik na lang yun, kung hindi, re-reklamo ko siya. Baka hindi binalik ni rider yun, no? Siyempre, hindi naman tayo ganun, kaya sinabi ko na lang, bibigyan ko siya ng kung magkano man para lang maibalik yung ating alternative head. So, yun. Again, itong ating anime figure is nakuha natin via terms, 2-payment agreement, 15 and 30, pero mas kinuha natin ito na mas maaga, no, para ma-review natin, kasi tuwing weekend lang tayo nagre-review. Okay, so siguro, tingnan natin na muna si Don Quixote Doflamingo. Okay, so we're back sa ating seller review. Yan, so again, yung ating anime figure na nakuha is si Don Quixote Doflamingo
Portrait of Pirates Deluxe. Again, nakuha natin siya kay Mugiwara Toy Shop PH na located sa San Mateo, Rizal. And siyempre, yung ating payment is through payment arrangement or through terms. 2 gifts, 15 and 30. Yan, sa mga collectors na gustong makakuha ng mga anime figure pero medyo kulang budget, pwede nyo kontakin si Mugiwara Toy Shop para sa terms ng ating payment. Alright, so sa dito na po tayo magtatapos, no? Sa mga kapanood po ng ating video, please do like and share. At sana mag-subscribe po kayo sa ating channel. Ganito po yung ating content, no? Seller review and then anime figure review. And again, salamat din sa rider na nagbalik ng ating alternative na head. Yan, so thank you for watching News Monkey Collections. Bye-bye!